Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Alright, so bago po natin buksan ang ating shoes, I would like to give a big shout out to my friend Ed Sumang and his wife Ivy for assisting me on getting these shoes. Make sure to support these people guys kasi napaka-legit po nila at lahat po ng inyong mga magiging katanungan kung sakaling kayo po ay mag-order sa kanila, lahat po yan guys sasagutin nila. Now ang kanilang Facebook page is z.e online market, or that's z for zebra dot space E for Echo online market. So yun guys, make sure to like their page as well para naman tulungan natin silang mag-grow sa kanilang business. So yun guys, buksan na po natin. Yo, what's up YouTube? Asukal po ulit. Babalik po tayo sa isang shoe review. Karating lang po ng ating order na Jordan 6. Obviously, yun po yung nakikita nyo sa screen ngayon. So, bibigay ko po sa inyo yung shoe review kung ano yung mga feeling ko maganda, yung mga pangit, all and all. And, papakita ko rin sa inyo yung on-fit look ng sapatos nito. So, hope you guys like it. Right, so basically, meron po tayong Jordan Air series na nilabas ng Jordan brand. Meron po tayong Jordan 1, Jordan 7, and of course, yung Jordan 6, which is hawak natin ngayon. Now, wala tayong reference for the Jordan 1, pero meron tayong itong Jordan 7 kasi ito po talaga yung pinakamalapit na reference ng sapatos na ito. So, isipin nyo na lang, itong sapatos na ito is ganitong kulay na ginawa lang ng Jordan 6. Itong hawak po pala natin is yung Jordan 7 Marvin the Martian, yung sa mga pinakakalam dyan. Ito yung una natin makikita dun sa loob ng sapatos. Yung papel po niya is naka-pattern dun sa, kumbaga dun sa dila ng sapatos. So yan po yung nilagay nila dito. Mukhang ganito rin ata yung ano niya, yung insole niya. Ganito po rin yung itsura niya. So, bam! Jordan 6 hair guys. Ito siya guys, yung Jordan 6 hair. Ito nyo naman. Napakaganda po talaga ng sapatos na to. Pinaka nagustuhan ko talaga dito guys yung ano niya, yung dila niya, napaka unique. Although sinasabi nila na hindi nila nagustuhan kasi bakit daw parang hindi na lang ginawa yung, you know, shift, nilagay na lang yung talagang design dito, ba't pa daw nalagyan ng translucent na ganito. Obviously ginawa yun ng Jordan brand para sabihin na Jordan 6 pa rin siya. Although binase nga naman siya sa itsura ng Jordan 7, syempre mas maganda pa rin na since Jordan 6 siya, magkaroon siya ng parang unique style. Kumbaga, yan po yung tinutukoy ko sa may ano niya, sa may dila niya. Translucent po siya. Maraming lumalabas ngayon ng mga fake pairs. Pero makikita nyo yung fake pair, iba yung pagka-translucent ng ano niya, ng dila niya. Kumbaga, mas kita mo, mas see-through yung itsura ng design sa likod. Mas nakikita mo to. Yung design na yan. Leather po is may bandang upper niya. Kapapanood ko ng shoe review, doon ka lang din nalaman na yung design pala ng sapatos na to sa may bandang side is 23. So, ayan po pala yung 2, saka yan din po yung 3. Marami pong nagre-reklamo dito ng mga sneaker heads kasi sinasabi nila na pink daw yung kulay ng ano niya, pink sole niya. Sa akin, okay lang naman siya. Ilang beses naman ako nakapanood ng review na to. Expected ko naman na ganun yung kulay niya. Pero iba pa rin talaga kapag hawak mo ng sapatos. So, nakita ko na talagang pink talaga yung itsura niya. Compared dun sa Jordan 7 na red talaga yung design niya dito. Pero syempre, babalikan natin yung sinabi ko kanina na since Jordan 6 to, kailangan niyang magkaroon ng unique na design para sa Jordan 6 din. Dito sa may bandang outsole niya, makikita ninyo, mas red yung kulay niya, violet yung Jumpman. Mas marami yung kulay ng, may white siya yan, of course, yung green niya dito sa may bandang dulo. And dito naman sa may bandang toe box ng sapatos, suede po siya. Napaka-kinis po talaga nung ano niya, napaka-lambot nung pagka
lagay dito ng material na swing. May bandang toe box niya. Ewan ko lang pag ginamit ko ito kung madali siyang mag-ease, pero most likely gagamitan kita ng shoe shield para syempre mas maprotektahan at ma-preserve natin yung ganda ng sapatos. Dito tayo sa may bandang taas. Ganun din siya sa Jordan 7. Red din po yung sa kulay ng bandang tongue niya. Pero dito, mukhang ginawa nila ng... mukhang makikita mo rin dito na may... Andun din yung pattern ng ano. Yung Jordan 7 tongue na makikita nyo dito sa Jordan 7 hair. First time po kung magkaroon ng Jordan 6 na sapatos and... speechless ako kasi napakaganda talaga niya. So, dito naman tayo sa may bandang lateral part ng sapatos. Obviously, andito yung iconic na parang tainga ng sapatos. Dito tayo sa may bandang baba niya. Ganun din, suede din yung material, of course, with a combination of leather. So, Jordan brand niya nasa, nasa likod niya. And yung sinasabi ko kanina, yung tongue niya naka-pattern dito sa spell ng sapatos, hindi nyo makikita ninyo sa loob. So yun, pakita ko na po sa inyo yung on-feet review. Sapatos. By the way, early cup po natin itong sapatos na ito kasi ang release date po niya is June 5th. So, I'm sure na marami rin katulad ko na naghahabang dun sa sapatos na ito. So, I hope na makakuha rin kayo ng pair ninyo. And good luck. So, marami pong salamat sa panonood. Peace out.